Morning, all young church. Sa po kayo. Welcome to our first on-site worship service after 8 months. We thank the Lord for the opportunity to be gathered here, and we ought to offer our praises sa ating Panginoon. Konting paalala lang po, please maintain yung mga protocols in place. Wala ho munang mag-uusap, bawal ho munang magkamayan, mag-handshake, or beso-beso, no hugging, please. Just enjoy the presence of the Lord this morning. I'd like to invite you to reflect sa inyong mga kinaupuan sa umaga pong ito. May ilang mga mahalagang mga bagay na gusto niyong paalala sa atin ng Panginoon. Let us come to the Lord in silence. Psalm 62. Truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. How long will you assault me? Would all of you throw me down this leaning wall, this tottering fence? Surely they intend to topple me from a lofty place. They take delight in lies. With their mouths they bless, but in their hearts they curse. Yes, my soul finds rest in God. My hope comes from Him. Truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Surely the lowborn are but a breath, the highborn are but a lie. If weighed on a balance, they are nothing. Together, they are only a breath. Do not trust in extortion or put vain hope in stolen goods. Though your riches increase, do not set your heart on them. One thing God has spoken, two things I have heard. Power belongs to you, God, and with you, Lord, is unfailing love. And you reward everyone according to what they have done. The Word of God. Lord, you have allowed us to be gathered here this morning. We are thankful kasi kayo po ang Panginoon na nagbigay sa amin ng lakas. Ginabayan niyo po kami, Panginoon, sa 8 months ng quarantine period. At patuloy pa rin, Panginoon, ito na nangyayari sa amin ngayon. But we know that you are here. So we have come here, Lord, to worship you. To give you praise. Be with us today, Lord. So naming ma-encounter muli, Panginoon, ang inyong presensya sa amin. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We'll be singing 2 songs. Sabayan niyo po kami. Pwede ho kayong tumayo, mga kapatid. At ating purihin ang ating Panginoon. Thank you.
At the sound of your name.
Good morning, mga kapatid. Welcome to our first physical worship service since March 15 of this year. That's exactly 8 months ago. No, matagal-tagal din po na panahon, hindi po tayo nagkasama. Sa Facebook lang po tayo nakikita. At today, we are blessed, we are given by the Lord this precious moment na magkaroon po tayo ng ganitong pagsamba. Of course, we prayed and asked wisdom from the Lord. He answered, and He opened His sanctuary today. Masaya dapat ang ating mga puso na tinatanggap ang katotohanan yan mula sa ating Panginoon. So let us continue praying for His protection sa bawat isa po sa atin na nandito ngayon sa umaga pong ito. Let us also remember those who cannot come dahil may mga kapatiran tayo that they are not allowed to be here. And they worship with us through Facebook Live. Ngayong mga oras po na ito, kasama po natin sila sa pananambahan. For those who are here today, kayo po mga kapatid na nandito ngayon, my advice is be humbled before the Lord. Magpakumbaba po tayo sa harapan ng Panginoon ngayon that He has allowed us to be here today.
It is by God's grace alone na nakayanan natin pumunta sa lugar na ito, sa umaga pong ito. Offer your heart to God this very moment in worship and adoration of His name. Also, mga kapatid, please observe all protocols para sa ating safety. Ingatan ho natin ang ating mga sarili at ang bawat isa na wala ho tayong mga anumang mga paghahawaan na mangyari. And for those who are out there na kasama namin ngayon sa Facebook, nanonood sa iba't ibang bahagi ng mundo, ng Pilipinas o na sa inyong mga bahay dito sa Cavite, and you cannot be here due to restrictions, ito po yung aking payo naman sa inyo, mga kapatid. Please don't feel that you are spiritually inferior. Hindi po kayo inferior dahil andyan lang ho kayo sa inyong mga bahay. Huwag ho kayo mag-guilty. The same God will minister to us. All of us. It is the same God that we serve kahit nandito kayo o nandyan kayo sa inyong mga bahay. Okay po? Let's continue. Today, we are also launching our brand new series entitled The Promise of Better Days. Yan, nakikita po ninyo sa inyong harapan. Ang pangako ng mga mabubuti at magandang mga araw. And we are actually anticipating Christmas. Malapit na po ang Pasko, mga kapatid. Kung nakalimutan nyo na magbilang sa inyong mga kalendaryo dahil sa COVID at sobrang tagal ng lockdown, ng mga restrictions, we are nearing Christmas. Parang hindi tayo excited, no? Kasi hindi natin alam if we will be able to celebrate katulad noon, no? Hindi natin alam. Pero nandito tayo to anticipate the better days. At sa series na ito, titingnan natin ang pangako at pag-asa. Pangako ng pag-asa at pagbabago na gagawin ng Diyos gaya ng kanyang ginawa noong unang panahon sa buhay ng mga propeta at ng bansang Israel. We'll talk about better days. Not on our term, kung anong pagkakaintindi natin sa pag sinabing better days, or our limited understanding of God's term. Yeah? After 8 months ng community quarantine at sa daming nangyari sa buhay mo, I'm sure marami kang kwento, sa pamilya at maging sa church na to na ngayon lang nag-open after 8 months, at sa buong mundo, sa daming mga kaganapan, I am sure your heart is longing for better days to come. Tama ba? Nagnanais tayo ng ating mga puso ay makaranas ng better days. Mga kapatid, it will come. Darating din ang ginhawa at pagliligtas ng Diyos sa atin. And we will start our series today. And the title of our first message is The Promise of Immanuel. Ang pangako ng Immanuel, ang Diyos na sumasa atin. And it is taken from Isaiah chapter 7, verse 14. We will also be reading Isaiah chapter 9, verse 6. Sundan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon. All right then, the Lord Himself will give you the sign. Look, the virgin will conceive a child. She will give birth to a son and will call him Immanuel, which means God is with us. For a child is born, a son is given to us. The government will rest on his shoulders and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. The Word of God. Let us pray. Sa ating Panginoon. Lapit po tayo sa Diyos, Lord, our Heavenly Father, You who love us so much, Father, You have opened Your church today. Pinayagan niyo po kami, Panginoon, to come together to worship You, and we pray that You will teach us to fully depend on You for our safety and protection. Kahit nandito kami, Panginoon, still we worry about many things, including COVID. But we trust that You will protect us. Accept the offering from our hearts, the offering of joy and gratitude. We are truly humbled, Lord, by Your grace, this gift of coming together.
Panginoon, we also pray for your comfort and grace to rebuild whatever has been lost at mga damages, Panginoon, what has been broken by the series of typhoons that visited us. Lord, have mercy. Marami po kami mga kababayan, Panginoon, who are suffering right now, who are in agony right now. Lord, we remember them today. Lord, embrace this nation. Struck us, Lord, this moment. Speak to us as well as those who are joining us through live streaming. All praises and thanksgiving be yours. In Christ's name, Amen. Amen. Mga kapatid, yung previous century, magdaang siglo ng ating mga buhay, of course, many of us, pinanganak pa, nakahabol tayo doon sa huling siglo, and this is the 20th century, no? Oh, actually, this is the called 21st century. Yung nakarang siglo, it opened a lot of possibilities for human progress, hindi po ba? But it was also a century of perils. Ano pong ibig kong sabihin dito? Yung nakarang century, yung po naumpisahan na imbento ang electricity. And then cars, planes, lahat-lahat po yan, computers, kung ano mga meron tayo ngayon, ay naimbento nung nakaraang siglo na inaani natin ngayon. Ano pa po yung mga kaganapan noon? Man went and conquered the outer space. Diba? And the depths of the oceans, of seas. Ang dami na nagawa ng mga hindi kayang gawin ng mga unang panahon. Pero nagawa because of technology and science. Ngunit, mga kapatid, kabila ng progress na yan, we also experience two world wars. Dalawang digmaang pandaigdig. Meron tayong mga digmaan pa rin sa iba't ibang panig ng mundo ngayon. The never-ending threat of nuclear war. Diba? And of course, global warming. That is in spite of the technological advancements. Since then, until now, and the near future, hindi ho natin alam kung anong, paano siya isalarawan yung ating buhay sa kabila ng maraming mga progreso na nangyari. Yung ating totoong sitwasyon, hindi natin masasabing talaga bang maganda ito o mas maganda yung wala pang mga naimbentong kung ano-ano mga gadgets. We are unable to define with clarity our real situation. Si John Lennon, of course, kilala nyo ito, propelled by pessimism. Ibig sabihin po ng pessimism, yung kawalang pag-asa, yung wala ka na nakikitang maganda, no? He saw the world as hopeless, so he wrote a song entitled Imagine. Diba? It is a song of rebellion and frustration. Sabi niya, imagine there is no God, there is no heaven, there is no hell. Wala lahat. Yung parabang, mas maganda kung wala lahat. It is a song of frustration. Years after that, after Lennon, the German band Scorpions introduced another song entitled Wind of Change. Gusto sanang kantahin to ni John, kaso bawal tayong kumanta ngayon dyan. The Wind of Change. At ito naman pong Wind of Change, it carries a message of optimism. So kung si John Lennon, nawawala na siya ng pag-asa, ang Scorpions, punong-puno naman ng optimism. Because in 1989, something happened in Germany. Kung matatandaan po ninyo sa history, magkahati yan eh, East at saka West Germany, isa ay communist, ang isa ay capitalist, at mag-aaway po yan. And in 1989, the Wall of Berlin collapsed in Germany. At na-reunite yung dalawang Germany. And then kasabay po niyan, mga 1990, the Perestroika o yung reform na inintroduce naman ni Mikhail Gorbachev ng USSR noon. And then eventually na-disintegrate yung USSR, you know, the dissolution of the Union of Soviet Socialist Republic. And there was world peace, sabi nila. Pero mga kapatid, in spite of optimistic view of the world, dahil ngayon na nandito ngayon, we are still facing dangers at maraming sufferings na ating pinagdadaanan. Sin and rebellious attitude against God
persist. Nandiyan pa rin. Kabila ng maraming nangyayari sa mundo, rebellious pa rin yung ating attitude sa ating Panginoon. And loneliness and anxiety arising like flood waters during yung mga dumang mga typhoon. Tumataas yung loneliness at saka anxiety. Kasabay dyan yung poverty at yung iba't ibang uri ng sakit. They have become very common sa ating panahon. Ano ang kahinaan, mga kapatid, ng dalawang pananaw na ito na ginawang kanta? Yung isa masyadong pessimistic, wala na nakikita ang pag-asa, ang isa naman masyadong optimistic. Sobra-sobra naman. Ano ang kahinaan nila? Ito po yun. Kapwa sila nakatuon at nakatitig sa mundong ito. Christianity ay nagsasabi sa atin ng ibang pagtanaw sa buhay. Tumingin tayo beyond this world. Yan po ino-offer sa atin ng Christianity. We must look inside our hearts. Hindi lang tayo tumingin sa paligid, but we must also look inside our hearts. Look at the cross of Christ and the future na hinanda sa atin ng ating Panginoon. Christian theology is offering the world the following. Una, kung isa-summarize natin yung ilang mga bagay na ino-offer sa atin ng Christian theology. Number one, anumang pangyayari sa mundo, mabuti man o masama, ay parehong hindi magtatagal. Okay, kung anumang pinagdadaanan natin ngayon, hindi yan magtatagal, they will not last forever. Number two, anumang kaganapan sa ating mundo, mabuti man o masama, ay kapwa hindi makapagbibigay ng lubos na kaligayahan sa ating puso at hindi rin naman kayang tuluyang igupo ang loob at puso ng tao. Diba? Kung prosperity, if you're talking about prosperity and abundance, you will realize na hindi rin pala eh. It does not give satisfaction. Kung sobra-sobra naman yung paghihirap, alam mo naman na hindi ito magtatagal at yung human will, your heart will continue fighting to survive and hopefully to thrive. Pangatlo, ang tunay na biyaya at ginhawa para sa sangkatauhan ay hindi magmumula sa mundong ito. Tandaan po ninyan. Ito ay galing sa Diyos at saganang umaago sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod kay Jesus. Nalaman mo yan, na-highlight lalo yan dahil sa COVID-19. Kahit gano'ng kakayaman o gano'ng kakahirap, pareho lang ang pila sa grocery. Pareho lang ang level ng takot. Pareho lang na hindi ka pwedeng lumabas ng bahay kasi may mga pulis. The same truth, mga kapatid, na pinag-uusapan natin ngayon is being offered to us today by the Bible. At alam niyo po ba, itong katotohanan ito ay ino-offer din noon sa bansang Israel nung panahon ni Isaiah, ni Prophet Isaiah. At meron pong isang king, bata pa po siya, around 20 years old. His name was Ahaz. And he was a very wicked king. Isa po siyang napakasamang hari. Now, Ahaz ay talagang hindi pala mabuti. Pangalan o hayop, talagang hindi mabuti. No? Around 734 BC. Pareho yung ating sitwasyon ngayon at yung kanyang sitwasyon noon. Pareho tayo nakaharap sa isang napakatinding panganib na maaari tayong mawala sa mundong ito. Ma-extinct na parang mga dinosaurs. Mayroon pong isang napakalaking banta sa kanilang seguridad. Now, both the wicked king Ahaz and the people of today tremble and panic. Tatakot tayo, nagpapanik tayo, and look for someone. Humahanap tayo ng kung sino man, mas makapangyarihan sa atin, who could provide comfort and temporal help. And sad to say, hindi yan Diyos. Nung bang pumutok yung COVID, hinanap mo ba agad ng Panginoon? Talaga bang si Lord ang una mong tinawagan? Or sinasabi, hindi eh, hindi magtatagal yan, may isang buwan lang yan. O November na ngayon. That was March. Diba? When threatened, mga kapatid, to be invaded by combined forces of Samaria and Syria, ang nangyari po kasi dito, si Ahaz, king of Judah sa Jerusalem, yung northern side ng Israel,
Rebellious talaga kay Lord yan. Nag-combine forces sila ng Syria para atakihin ang Jerusalem. Patayin silang lahat. Of course, mamamatay si Ahaz. At sabi sa kanya ng dalawang kings na nag-combine ng forces, na mas masama pa siguro kaysa sa kanya, sabi nila, si Tabi'il, no? Mga pangalan, no? Ahaz, Tabi'il, mamaya mayroon pa. Sa. Sabi niya, yun yung ilalagay namin sa trono mo, Ahaz, pag nakangkar namin yung kingdom mo. Konting background about Ahaz. Si Ahaz po ay apo ng isang napaka-righteous and godly king ang pangalan ni Uzziah. Now, if you will read Isaiah chapter 6, nag-open po yung Isaiah chapter 6 doon sa death of Uzziah. Sabi doon, napakalungkot ng buong bansa kasi yung isang righteous and godly king ay namatay. Lolo po yun ni Ahaz. Kabalik na rin naman itong si Ahaz, sapagat itong si Ahaz, he performed series of horrible acts you could ever imagine. Yung mga gawa na hindi mo kayang isipin na kayang gawin ng isang tao. Ganoon po siya kasama. Same is true sa maraming tao ngayon. Yung reaction ni Ahaz nung naharap siya sa isang matinding panganib at yung reaction ng mga tao ngayon, halos pareho. Tingnan niyo po ito. Number one, ano ba ang kanyang ginawa? Offend and not obey God. So instead of seeking God and obeying God, he offended God. Sa anong paraan po, mga kapatid? So that's Isaiah chapter 7. Yung parallel chapter po niyan ay 2 Kings chapter 16 verse 3. Pasahin natin. He followed the ways of the kings of Israel and even sacrificed his son in the fire. Kaya niyong gawin. He sacrificed his son in the fire. Sinunog. Para ihandog sa mga Diyos-Diyosan. Engaging the detestable practices of the nations the Lord had driven out before the Israelites. Ganun siya kasama. Hindi natin siguro gagawin yan. Diba? Wala naman siguro ganun kasama ngayon na susunugin mo yung anak mo para lang maligtas ka, hindi ka ma-infect ng COVID o hindi ka tamaan ng bagyo. But there are ways, mga kapatid, kung saan yung ating kalooban at hindi ang kalooban ng Diyos ang nananaig. Tama ba? It is driven by our selfish desire to preserve ourselves. Di ba, pag nalagay tayo sa panganib, talagang minsan, sarili mo na lang iisipin mo. Hindi na ang Diyos, hindi na ibang tao. So instead of obeying God, he offended God. And I hope none of us here ay nag-iisip ng ganyan. Magpapatuloy pa rin sa pag-offend sa ating Panginoon instead of obeying the Lord. Number two, panic. Yan, panic. Basahin natin yung verse na yan. Sabi yan, the news had come to the royal court of Judah. So dumating yung news. Syria is allied with Israel against us. So dalawang kingdoms na combined forces laban sa atin. So the hearts of the king and his people trembled with fear like trees shaking in a storm. I do not need to tell you ano ba ibig sabihin nito kasi nakita naman natin kung paano ang inihipan ng hangin yung paligid nung nakaraang araw, sunod-sunod yung mga bagyo. Kita natin yung pag-shake ng mga trees. Ganun daw ho, isinalarawan yung takot ni Ahaz nung narinig niya. Nasasakupin sila. Now, kung mayroong mga words na nangibabaw sa mundo ngayong taong ito, 2020, isa dyan ang panic. Tama ba? Panic. COVID, like for example, COVID and its effects. Ano ba ang mga effects ng COVID? Nawalan ka ng trabaho, nalugi ang business, diba? Mas lalong nag-deteriorate yung iyong health, na-shake yung iyong puso, nayanig sa Tagalog. Typhoons made us fearful. And let us continue praying to sa ating mga kababayan. I'm thinking anong pwedeng gawin ng church, no? Para makatulong sa kanila. Let us seek God's counsel para sa ating mga kababayan. Mga ganun pong mga sitwasyon. Number three, hindi lang panic. Seek help from others, not from God. Yan ang ginagawa natin. Hahanap tayo ng kakampi sa halip na magpakampi sa Diyos.
Basahin natin. Then Rezin, king of Aram, Aram yan po yung Syria, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel, marched up to fight against Jerusalem and besieged Ahaz. Kinubkob si Ahaz, but they could not overpower him. At that time, Rezin, king of Aram, recovered Elath for Aram by driving out the people of Judah. Edomites then moved into Elath and have lived there to this day. Ito po. Sana huwag natin gawin ito, mga kapatid. Paalala sa atin ito. Ahaz sent messengers to Tiglath-Pileser. Sabi ko sa inyo, mga kontrabida itong mga pangalan dito eh. Tiglath-Pileser, king of Assyria. Now, if you are reading history books, Tiglath-Pileser is name, yung kanyang pangalan doon ay Pul. P-U-L. Tiglath-Pileser po yun. Siya po yun. Sabi niya, I am your servant and vassal. Come up and save me out of the hand of the king of Aram and of the king of Israel who are attacking me. Kita niyo po yun? Salib na sa Diyos humingi ng tulong, naghanap ng mas powerful na person. Salib na sa Diyos tayo humingi ng tulong, na inantay natin yung Pfizer ng magagawa ng vaccine. I'm not against that, of course. Hindi ko sinasabing mali. Excited din tayo dyan, but we... Sometimes, our sobrang excitement, we forget to pray. Sa ating Diyos mismo humingi ng tulong. And Ahaz, sabi, tuloy natin, took the silver and gold found in the temple of the Lord. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi nyo malubos maisip gaano kasama itong taong to. Itong mga silver and gold na inalay para sa Diyos, kinuha niya, and in the treasuries of the royal palace, and sent it as a gift to the king of Assyria. What has been consecrated for the Lord, binigay niya doon sa mga ibang tao. The king of Assyria complied by attacking Damascus and capturing it. So sinuhulan niya, inatak ngayon ni Tiglath-Pileser ang Damascus, yung Syria, kinuha niya yon. He deported its inhabitants to Kir and put Rezin to death. Then King Ahaz went to Damascus to meet Tiglath-Pileser, king of Assyria. Nasaan ang Diyos dito? Wala. Nasaan ang Diyos sa buhay natin ng 8 months? I hope hindi tayong katulad nito, mga kapatid. Pero alam niyo, sa mundo ngayon, maraming mukhang Ahaz at asal Ahaz sa ating panahon. Agad tayong gumagawa ng 3 bagay na ito na binanggit ko upang isalba ang ating mga sarili at ang ating mga interes sa panahon ng kapighatian at kagipitan. Maaring iba, after 8 months pa, ngayon lang ninyo tunay na ginawang lumapit sa Diyos. Seryoso na pala talaga ito. Hindi pala talaga nawawala itong COVID na to. Hindi pala tumawawala ng panahon. Diba? Nang tagal. Wala pala talaga. So I have no choice. Hindi lumapit sa Diyos. Only after the series of attempts similar to Ahaz have failed. Ang dami mo nang ginawa, nag-fail lahat, ngayon na-realize mo, hindi, kay Lord na lang talaga ako lalapit. Kita natin dito sa Ahaz, he was weighing carefully his political decisions without regard to the one, to the God who saves. Nandun siya, iniisip niya mabuti, paano ko mag-stay sa power? Paano ko malalabanan ito? Pero hindi niya iniisip ang Diyos na tagapagligtas niya. And what is God's message for Ahaz noon at sa mga Ahazes ngayon sa ating mga panahonan, sa ating kapanahonan, sa pamamagitan ni Prophet Isaiah. Mga kapatid, I want you to listen carefully. Pakinggan niyo po ito ng gusto. Open your hearts and minds today. Kalimutan niyo yung mga bias. Isa pang payo, don't overthink. Huwag niyo papagurin yung isip niyo ngayon, because what you are about to hear are all basics. Mga basics lang po ang sasabihin ko. There is nothing new or fancy sa mensaheng ito. Nga lang, mga kapatid, minsan lang, kung paano pa yung pinaka-basic sa buhay, sa pananampalataya, yun pa yung mahirap gawin at ayaw natin gawin. Diba? Na? Realize nyo ba yun? Yung mga basics sa buhay, like prayer, devotions, diba? Bible reading, ayaw natin gawin. Gusto natin yung mga mas komplikadong mga bagay. Now, facing a horrible situation,
katulad tayo, we, like Ahaz, unmindful of God, hindi natin iniisip ang Diyos, we'll have to choose between accepting defeat from the hands of the invaders like COVID and typhoons or ano bang mga nag-invade sa buhay natin, or appealing for outside help while our hearts have long been melted away and our souls crushed. Yung mga puso natin, wala na, durog na. Natunaw na yung ating mga kaluluwa, they're crushed. Hindi natin iniisip ang Diyos, pero nag-antay tayo ng tulong mula sa iba. Now, ito po yung eksena. Ang tanong, paano ito in-address ng Diyos? At paanong binigyan ng assurance ng Diyos si Ahaz na isang rebelding hari that the Lord is in fact restoring His kingdom, protecting His kingdom? Number one, He gave him a visible sign. Sa panahon ng kadiliman, nagbigay ang Diyos ng liwanag at yung nakikitang sign o palatandaan. Basahin po natin. Verse 3, sabi niyan, Then the Lord said to Isaiah, take your son, Shear Yashub. That name means a remnant will return. And go out to meet King Ahaz. You will find him at the end of the aqueduct that feeds water in the upper pool, near the road leading to the field where cloth is washed. So nandun po siya, kasi may makaaway sa paligid, kinukubkub yung pader ng Jerusalem, tinitinan niya, ina-inspect niya yung water supply. Kung kailan sila magtatagal sa pagkubkub ng kaaway. At pumunta doon sa Isaiah, dala yung kanyang anak na si Shear Yashub. Ang meaning ay a remnant will return. Now in the face of rebellion against God, and the threat of invasion, pananakop, God was there reminding the fearful and rebel king. Ano ang kanyang reminder kay Ahaz? That a remnant will return or will turn to God. Meron pong yung remnant, ibig sabihin yung mga matitira. That they will return to God. Sampal po yung sa mukha ni Ahaz na ayaw magbalik loob sa Diyos. Shear Yashub means a remnant will turn to God. Isang hari na matured na sana, ayaw magpasakop sa Diyos. Now, isang bata, musmos, walang alam, God used Isaiah's young son to remind the king na kahit hindi ka maniniwala sa akin, King, I am going to restore and preserve the future of Israel. Tanong, do you see God's visible sign today? I don't know kung ano nangyayari sa buhay mo, kapatid, but the Lord is giving us a visible sign. I hope makikita mo ang visible sign ng Panginoon ngayon. If you see a child, of course, bawal pa dito kasi mga bata, wala tayong makikita mga bata, pero kung may apo ka sa bahay, may anak ka, di ba? Look at the carefree attitude of a child. Carefree, ibig sabihin nyo, kahit may COVID, maglalaro yan, sisigaw yan, tatakbo yan, carefree attitude. And consider it as God's visible sign that a future generation will continue living. Kahit anong nangyayari sa mundo ngayon, may bagyo ka na, may COVID ka, may gyera ka pa, kung ano-ano pa, may lindol pa. Sinasabi ng Panginoon, look at the child. Look at a child. Look at those dirty children. They are a reminder, they are a sign that I will be preserving this generation. So God gave the rebel king a visible sign. Mga bata, visible sign yan ng Panginoon. And also, kung naghahanap ka ng sign ngayon, just look at this cross behind me. That's it. That's a visible sign that God is here. That God will continue to protect us. Number two, He told him to stop worrying. Parang gusto niyong marinig ito ngayon, no? Stop worrying. Masaya na tayo ng verse 4. Sabi niyan, tell him to stop worrying. Di ako nagsabi nito, ha? Si Lord.
Tell him he doesn't need to fear the fierce anger of those two burned out embers. Sa Tagalog, yung mga damo nang yan na nag-apoy, wala yan, mamamatay din yan. Parang ganun. Sino itong tinutukoy? King Rezin of Syria and Pekah son of Remaliah. Yung dalawang king na kaaway mo, sabi niya. Di ba napakalaking kalawagan yan sa iyong kalooban ngayon? Sabi ng Panginoon, stop worrying. Don't we all need these words today? Di ba kailangan mo yan ngayon? Wala na siguro nagsasabi sa iyong stop worrying. Well, the Bible is telling us to stop worrying. The government cannot assure us. Kapitbahay mo, hindi ka pwedeng i-assure. But the Bible is telling us, stop worrying. I told you, mga kapatid, this is very basic. Sabi siguro natin, Lord, nagbibiro ka ba sa amin ngayon? Mauubos na kami, kumain-infect kami, mamamatay kami tiyak. And you are telling us to stop worrying. Lord, may mga typhoons, may mga lindol, na wala na ng trabaho, and you are telling us to stop worrying. Why? All because our God is sovereign. Ang ating Diyos ay lubhang mga pangyarihan. He knows all things, including our hearts. Sama yung puso mo, alam ng Diyos yan. And He's telling us today to never fear the events of this world. Mang nangyayari sa mundo, huwag nating katakutan, sabi ng Diyos, and the wicked ways and actions of people. Huwag tayong panghinaan ng loob, never to lose heart and live in fear. Why? Because His promise is clear. Again, this is God's promise, not mine. Sabi niya sa verse 7, yet this is what the sovereign Lord says. It will not take place. It will not happen. Ano pong tinutukoy dito? Yung banta na sasakupin sila at papatayin sila. Sabi ng Panginoon, stop worrying because I will protect you. Yung mga sinasabi nilang plano nila laban sa iyo, it will not happen. It will not take place. Ang bagay o tao, kapatid, o pangyayari na lubha mong kinatatakutan ngayon, di ko alam kung ano yan. Ang salita ng Diyos sa iyo ngayon at sa buong All Gen Church ay ganito, huwag kang mabagabag at matakot sapagkat lahat ng iyan ay hindi maganap o mangyayari. God taught Ahaz and is teaching us today that the appropriate response, yung tamang pagtugon sa crisis is relaxed confidence. Ano ba yung relaxed confidence? Pananampalataya na binigay mo sa Panginoon ng lahat at sumasandal ka sa Kanya. Not feverish anxiety. Sino dito yung sumasama na yung mga tiyan ninyo? O lagi sumasakit yung ulo ninyo sa sobrang daming iniisip? Feverish anxiety, tawag yan, kapatid. Sabi ng Bible, the right posture, the right response is relaxed confidence in the Lord. After all, wala naman tayong magagawa eh. Diba? Can you imagine this virus? Namamatay ng simpleng sabon at saka alcohol, pero walang gamot. See? Kaya yun natin ilalagak yung ating confidence. Isang virus pala na kung 20. Diba? At paano kung the Lord unleashes 20 virus plus 20 bacteria plus 20 fungi? Wala na. Isang virus pa lang, tigil na lahat. The Lord is telling us today, be still and know that I am God. Remember Psalm 46, verse 10. Be still and know that I am God. Number 3, a firm faith in Yahweh is required. Yung matinding pananampalataya kay Yahweh sa Diyos ay required. Again, there are no big words here, mga kapatid. Seeing a visible sign from God and living a carefree or worry-free life require faith in the Lord. Kung gusto mong maranasan ito, Lord, gusto mong makita ng sign mula sa iyo. Panginoon, gusto kong mabuhay ng isang worry-free life. Hindi po natin sinasabing dinideny natin at hindi tayo natatakot, but
mas sagana yung mas madami yung peace at saka kapayapaan sa ating mga puso kaysa sa worry. It requires faith in the Lord. Now, kung uwi tayo ngayon, kung meron akong gustong baunin ninyo, ito na lang mga kapatid, please remember that today and the rest of your life. Hinahanap sa atin ng Panginoon yung ating mga pananampalataya. That is God's word for us all. Now, to emphasize itong katotohanan ito and to guide the wobbly and wicked king, itong king na to na walang foundation, masama pa, wala pang foundation, para ma-absorb niya yung promises ng Panginoon through Isaiah. Now, Isaiah communicated his message of faith with a play of words in Hebrew. Para hindi talaga makalimutan ng king. Sabi niya, ito yung kanyang ginamit sa Hebrew. If you do not stand firm in your faith, in Hebrew, ta aminu, you will not stand at all, te aminu. Diba? Play of words. Madaling tandaan. Ta aminu. If you will not exercise your faith, then you will not stand at all. Te aminu. Isaiah was telling the king, o yan ha, makalimutan mo pa yan. Sinasabi niya Isaiah sa atin ngayon, makalimutan mo pa yan. Ta aminu. Te aminu. Kung hindi ka mananampalataya, hindi ka makakatayo. Play of words. Now, I want to ask you today, how firm is your faith in God? Gaano ka tatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon? Your faith in God will tell you to stop worrying. Ano nga ba naitulong sa'yo ng worry? Matanong lang kita, kapatid. Stop thinking about human alliances. Sa halip na sa Panginoon humingi ng tulong, makipag-alyansa sa ibang mga tao na kapwa mo rin mahina, o mas mahina pa siguro sa'yo. Stop fearing your enemies. Such faith demands a complete and firm commitment. Yung buong buhay mo sa ating Panginoon, ibigay mo sa ating Panginoon, firm commitment of your whole being to God in the confidence that the Lord is the true King. Whatever happens in this world, alam ng Panginoon yan at alam niya ang kanyang gagawin sa atin. Number 4, ask God for a sign. Alam niyo sa kabila ng lahat ng pangangaral ni Isaiah, King Ahaz remained defiant. Di pa rin siya naniniwala. Until last time, bumalik na naman si Isaiah, sabi na ng Panginoon ngayon, kanina ako nagbigay sa inyo ng sign, isang bata. Ayaw mo maniwala, ngayon sabi ni Lord, ang bargaining ni Lord sa kanya, ikaw na ngayon humingi ng sign. Anong sabi ni Ahaz? I will not ask for a sign. I will not put the Lord God in the test. Sabi niya, I will not test the Lord. Alam niyo, parang napaka-pious, no? Napaka-religious. Ang bait naman itong king na to. Ayaw niyang subukin ng Panginoon. Pero ang totoo noon, ayaw niyang gawin yon kasi pag the moment he asked for a sign, the Lord will give the sign and he will be forced to believe in God. Imagine mo naman yun. Ayaw kong humingi kay Lord kasi alam ko gagawin niya at pag ginawa niya, mapipilitan ako manampalataya sa kanya. What kind of a person gagawa ng ganyang mga bagay sa mundong ito? Again, the Lord spoke to Ahaz, ask the Lord for your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights. Sinasabi rin ng Panginoon sa iyo ngayon. Dahil sinasabi ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng ultimate assurance that in trusting God, in committing to God in faith, you can ask God for a sign of His salvation. Kaya nga, ang encouragement sa atin ngayon, mga kapatid, kung nasa ilalim ka ng buhay mo ngayon, ask the Lord for a sign. Na galing sa mas malalim na bahagi ng mundo o bahagi ng iyong puso. Kung saan ka man ngayon, gano'n ka nakalalim, no? Sinasabi na nila sa English na rock bottom, o mas malalim pa sa rock bottom, then ask for the sign. Lord, laliman mo pa kung saan galing, basta naghingi ako ng sign sa'yo. Kung nasa taas ka ngayon, higitan mo pa ang paghingi ng tanda mula sa Diyos. Kaya sabi niya kay Ahaz, pinakamalalim, humingi ka. O pinakamataas, kung gusto mo, humingi ka. I will give you a sign. Look how serious God was in winning
his heart, kanyang stubborn heart. He gave him another chance, and God is giving us a fresh start today. If you have wandered away from His presence, I don't know what happened to you. Hindi ko kayo nakita ng 8 months. I can only pray na nandiyan kayo sa Panginoon, but I do not know what's happening sa buhay mo, kapatid. Now, if you have wandered away, ibig sabihin, kung lumayo ka na sa Diyos, now, hindi ko alam kung bakit ka nandito ngayon, maaaring dinala ka ng Panginoon for this message, the Lord is giving us a brand new opportunity para bumalik sa Kanya. God told him, or God gave him a sign that is impossible from human standpoint. Maghingi daw tayo kay Lord yung talaga mga mahihirap na isipin na mangyayari. Ano po ang mahirap dito sa sign na binigay ng Panginoon? Binasa natin kanina. Number one, a virgin will conceive and give birth to a son. Virgin. Paano mangyayaring virgin? Now, mamaya, papaliwanag ko kasi may dalawang meanings yan. Pero i-absorb nyo lang muna, paano bang manganak isang virgin? Kailangan ba natin ng scientific research pa dito? Diba? That's impossible. Number two, his name will be Immanuel, which means God is with us. Another impossible thing. Alam nyo mga Hebrew, masyado nilang binibigyan ng parangal ng Diyos. Hindi naman masama, no? Na hindi nila binabanggit yung salitang God. Kasi napakahuli niyan. And here is Isaiah telling Ahaz, actually, yung God will be with us and will live among us. Sa kanila, napakalaking news niyon. Hindi nila kayang i-absorb yun. Dalawang imposibleng bagay, mga kapatid. Ganyan ang pangako at tanda ng Diyos na kanyang tinupan. Now, scholars suggest na nagkaroon ng dalawang katuparan ang pangakong ito sa panahon ni Ahaz, una, kasi yung pangako ng Panginoon, and then muling natupad sa panahon na ipinanganak si Jesus. Sabi ng Diyos, Ahaz, huwag ka nang pumasok sa pagkasundo sa Assyria dahil yung kaaway mong Syria at Samaria, 65 years lang, bibigyan kita Ahaz, 65 years, durog na yan. In fact, hindi nga inabot ng 65 years. Bago pa makaalam ng tama at mali ang batang ipapanganak, wasak na yung mga kingdoms na nang-aaway sa'yo. Alam nyo, nangyari po yun, mga kapatid. At ito yan, may pinanganak sa palasyo. Pagkatapos sabihin na Isaiah, may pinanganak sa palasyo. Now, yung unang interpretation sa word na virgin dito, dahil nga sabi ko kanina, may dalawa siyang meanings, virgin means one who is ripe for marriage. Yun yung nangyari kay Ahaz. May isang babae na hinug na siya, ready na siyang mag-asawa at manganak. And it happened. Mayroong isang bata na pinanganak doon, ang pangalan Immanuel. At nung lumaki yung Immanuel, na unang pinanganak doon sa palasyo, wala na, durog na yung mga kingdoms na nangaway sa kanila. That's how God fulfilled His promise. Pangalawa, yung literal na virgin, as in Virgin Mary. Bottom line dito mga kapatid, God will fulfill His promises on His term and His time. His term and His time. Sabi ko sa inyo kanina, within 65 years, unang nangyari ang pangako. Tapos, 700 years bago natupad muli ang pangako. 700 years, mga kapatid. Si Jesus ay dumating, ipinanganak ni Maria na virgin, at ang Diyos ay kasamang namumuhay natin ngayon at magpakailanman. Now tell me, can you trust God's promises? Pwede ba natin pagkatiwala ang ating mga buhay sa pangako ng Diyos? God has come. He is here with us today through the Holy Spirit's presence. Jesus will return someday and will be with Him forever. Pero nandito pa rin tayo sa mundong ito. May virus pa rin, may bagyo pa rin, may lindol pa rin, may paghihirap pa rin. Ngunit kapatid, dahil dumating ang Panginoong Jesus, para iligtas tayo, at sabi niya, lahat ng kapangyarihan ay binigay na sa Kanya ng Ama. We have the assurance that nothing could now happen to the followers of Christ that lay outside the reach of His sovereignty. Wala daw pong pwedeng mangyari sa mga tagasunod ng ating Panginoon na hindi kayang abutin ng kapangyarihan ng Diyos.
No experiences that the church underwent, no matter how glorious or mundane, gaano man daw kagandang experience o gaano kapangit na experience, basta experience ng church, sabi niyan, were irrelevant the living word of God. Because God is sovereign. That's according to the Christian historian Mark Knoll. Kapatid, are you here asking God for a sign? Nandito ka ba para humingi ng sign sa ating Panginoon? How about we start looking at the cross? That cross, the symbol of our faith and salvation. It is a sign of the Immanuel, the one who came, the one who came and lived among us, the Lord Jesus Christ Himself, the one who took our pain, our fears, our sufferings, even death. It is a sign that in Christ there is eternal hope and victory. Praise the Lord. Ask for a sign and God will give it to you. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalayan tayo ng Panginoon. We'll sing one more song at ating sambahin ng ating Panginoon. Sana po, starting from this morning, Jesus Christ would be always lifted up in our lives until He comes. Sin and its ways grow old. All of my heart turns to stone, and I'm left with no strength to arise. How you need to be lifted high. Sin and its ways lead to pain. Left here with the hurt and with shame, so no longer will I live your side. Jesus, you be lifted high. You be lifted high. You be high. You be lifted high in my life, oh God. And I fall to my knees, so it's you they that see, not I. Jesus, you be lifted high. And even now that I'm inside your hands, help me not to grow prideful again. Don't let me forsake sacrifice. Jesus, you be lifted high. If I'm blessed with the riches of kings, how could I ever think that it was me? For you brought me to darkness to light. Jesus, you be lifted high. You be lifted high. You be lifted
lifted high. You be lifted high in my life, O God. And I fall to my knees, so it's you that they see, not I. Jesus, you be lifted high. Jesus, you be lifted high. Tayo'y manalangin sa Panginoon sa pagwawakas ng ating gawain. Let us ask the Lord for His blessing. Lord, we come to you again this morning to repent. Manumbalik sa inyong Panginoon. Forgive us and change our hearts, Lord. Teach us to live by faith in the midst of uncertainties and troubles. Kailangan namin, Panginoong, matutong mamuhay na may pananampalataya. And teach us to worship instead of worry. Teach us to bow down and not to boast. We ask you today that you will again give us the chance, Lord, na next Sunday we could gather again in this place for worship, just like this opportunity we have ngayong araw na ito, Panginoon. Dismiss us now with your love and protection. Bless everyone here and assure us of your presence. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine on you and be gracious to you. May the good Lord lift up His countenance on you and give you peace. Amen.